Facebook jail. Nako, sigurado po na napakarami po sa atin ang naranasan po ito, no? Maging baguhan ka man, datihan ka man, maliit na content creator, malaking content creator, aba, sigurado po ako na nadaanan mo na po ang Facebook jail. Ano ba ang Facebook jail? Ito po ay isang termino na ginamit po ni Facebook pag yung atin pong account, either po yung ating profile or yung ating mga business pages po ay na-suspend ni Facebook. Ano-ano ba itong mga paglabag na ito? Numero uno na po dyan, yung hindi po tayo sumunod sa community standards ni Meta. So halimbawa na lang, no, kung tayo po ay nag-post ng mga content o kahit nag-share po tayo ng mga content na questionable, na walang basihan, no, yung mga content na yon, o nagkakalat po tayo ng maling impormasyon, ay sigurado pong ma-restrict po tayo, no? Katulad na lang halimbawa, yung nangyari po sa akin. So, nag-post po tayo ng mga pictures na nakahubad o di kaya yung mga bata po na topless at yung mga bagay po na mga sinasabing mapanukso. Kung may kagalit po tayo sa Facebook, aba, wag nating pong ilagay sa Facebook, no, yung pag-aaway po natin. Bawal na bawal po yung hate speech o kaya yung nagbabanta po tayo, no, sa ibang tao o sa ibang grupo. Bawal po na mag-post po tayo ng mga scene po na nag-aaway, lalong-lalo na kung humantong po ito sa may nasugatan na, may namatay na, yung graphic masyado o kaya yung masyado ng violente. At bawal din po mag-post po tayo ng mga aksidente na may mga dugo-dugo na yan, yung mga gory na po yung scene. Bawal na bawal po yan. Number two, bawal pong mangopya ng post o kaya manggaya ng content. Bawal din po gumamit po tayo ng mga pictures o kaya ng music na mayroon pong copyright. Number three, suspicious logins. Yung nagpalit po tayo ng cellphone number o kaya ay nag-login po tayo sa computer instead po na sa cellphone po natin na dati po natin ginagawa o iba po yung ating IP address. Kasi po kaya ginagawa ni Facebook na isuspend po yan kasi baka mamaya ay nahack pala, no, yung ating account. So usually naman po nagtatanong naman po si Facebook, no, kung ikaw po yan na nag-login sa account na yan. So kailangan niyo pong sagutin na oo para hindi po masuspend yung iyong account. Number four, spammy behavior. So considered po na spam, pag tayo po ay kumontak ng mga tao na hindi po natin kilala, pagkatapos po ay humihingi po tayo ng mga impormasyon o nag-forward po tayo ng mga impormasyon na mga hindi po kaaya-aya, no? Katulad na lang halimbawa nung ginamit po, no, yung aking pangalan para kontakin po yung mga aking followers, no, sa Facebook. So kahit po hindi ko po siya i-report, ay sigurado po na yung kanyang account ay mabablock din sooner or later by Facebook. At yung pangalawa po, ay gumawa po tayo ng tinatawag na bulk messages. Alam niyo po, meron pong limit si Facebook na yung atin pong same message ay ipadala po natin sa iba't ibang mga tao, no? Meron lang po tayong 150 na pwede po nating isend na parehong message. At hindi po natin pwedeng isend yan ng isang beses lang. Kailangan po nating space out po yan the whole day. So 150 messages po yan buong araw. At pwede lang po tayong magpadala ng same message po, limang katao lang po yan o limang grupo lang po, no, sa loob po ng isang oras. Kung hindi po ay mababan po kayo at matatawag po yan as spam. Consider yun po na spamming yung tayo po ay mag-friend request sa mga taong hindi po natin kilala. Mas okay po na mag-friend request po tayo, syempre sa ating mga kaibigan po o kaya po sa mga kaibigan ng atin po mga friends. Panglima po, maximum post lang po na pwede natin gawin sa isang araw ay 6 lang. At yung pang-6 po, ay bawal po na tayo po ay mag-click ng mga link na unsafe o kaya mag-install po tayo ng mga malicious na software. At yung pang-7, ito po yung pinaka-common po na nangyayari po sa atin. At ito po yung serial liker and serial commenter. So ito po yung sa isang page po ay wala tayong ginagawa kundi like. At ito po yung ginagawa pa po natin, no? Yung follow for follow sa loob lang po ng ilang oras na sunod-sunod po yan. Aba, common na common po yan at yan din po ang nangyari sa akin hanggang ngayon. Restricted pa po ako, more than 2 months na po akong restricted dahil nga dyan sa follow for follow. Ano po bang pwedeng mangyari pag tayo ay na Facebook jail?
Aba, dalawang klase pong parusa ang pwede. Number one na po dyan, yung tinatawag na temporary block. Ito po yung hindi natin ma-access yung ating account at syempre hindi po tayo makapag-post sa ating mga account o sa ating pong professional page o sa iba mong group page. Number two po, hindi po tayo makakomment or makalike sa ating pong page or kahit po sa ibang mga pages. Ang temporary blockage po ay pwede po ipataw sa atin, no, ng isang oras, dalawang oras, ilang araw, hanggang 21 days po yan. And after 21 days po, ay meron pang 7 days na probation period. At dapat po, dito po sa probation period, ay huwag na po talaga tayo magpa-restrict. Kasi kung hindi po, ay mas malala na po yung magiging pataw po sa atin. At kung patuloy po tayong lumabag sa community standards po ni Meta, sa kabila po ng pagre-restrict, at sa kabila po ng paghihigpit at paulit-ulit na babala, ay pwede pong ma-block ang ating account at i-disable po ito at never na po nating ma-access ito kahit kailan. Paano mo naman malaman na ikaw ay na-Facebook jail na? Aba, pagbukas po lang natin po sa ating account, ay makakatanggap na po tayo ng babala na katulad po nito. At minsan po, pag tayo po ay like ng like or follow for follow, ay may matatanggap na po tayo kaagad na babala na hindi na nga po tayo pwedeng maka-follow or maka-like sa ilang oras, no? Mariristrict po tayo ng ilang oras. Pero minsan po, ay hindi na po sinasabi sa atin, no? Kung masyadong matagal, no? Yung paulit-ulit na nga na restriction, hindi na po talaga sinasabi kung gaano katagal ka-restricted. Katulad na halimbawa, yung nangyayari sa akin, hindi ko po alam kung kailan po ma-lift, no, yung akin pong restriction sa pag-follow po ng mga pages ng iba. Bakit nga ba ginawa ni Facebook itong ganitong paghihigpit? Alam niyo po, sinimulan po ito noong September 2019. Para protection din po nating lahat, no? To combat yung sinasabi nga nilang hate and extremism na nangyayari po sa Facebook. At syempre, mas maganda naman po talaga, di ba? Na mayroon po talaga tayong mga standards na sinusunod para po eh mas magiging kaaya-aya ng environment kung saan nandyan po tayo. Thank you very much for watching this video. To get notifications for my future videos, please follow me at Doc Chani's page.